si Raymond po ay may girlfriend na si Elsa. Ngayon po, si Elsa ay kasal po. So, technically may, ito po ang... Kayo po yung kabit. Ganun po, no, lumalabas. Okay. Para naman po maayos tong problema namin kasi 2 years naman po akong nag-anusaya kanya. Nakilala ko po siya sa Bigo Live. Tapos sinabi niya po sa akin lahat yung katotohanan, yung may asawa siya at may anak siyang 2. Pero po, wala po siyang tinago sa akin. Tinanggap ko po siya bago siyang panganak nun sa maliit niya, 7 months pa lang. Wala siyang tinago na masama sa akin. Nagmahal lang po ako sa kanya na totoo. Nakilala ko siya sa Bigo. Sabi ko, pwede ba manligaw? Sabi niya, hindi muna pag-isipan ko. Tapos hanggang umabot ng April 8, sinagot niya po ako. Hanggang bumunga po ng 2 years. Okay, so 2 taon kayo nagsama? Hindi po, long distance relationship po yun. Long distance? Asan ba siya? Nasa Isabela pa po noong 1 year and 4 months pa lang po kami noon. Nasa Isabela pa siya. Nagkita po kami dun sa Maynila. Nung mag-abroad po siya, tinulungan ko po siya. Tapos sabi niya, mag-abroad siya. Sabi niya, sa akin, wag na lang siguro akong mag-abroad kasi ikaw na lang siguro yung ano ko pipiliin, sabi niya sa akin. Kasama pa ba sila nung kanyang legal na asawa nung nakilala mo? Nakilala ko po siya. Sabi niya sa akin, hiwalay po. Hiwalay? Hiwalay po. So hindi sila naniniraan sa isang bahay? Hindi po, hiwalay po. Ah, okay. So hiwalay nga. Araw-araw po kami nagkukul nung pag nagaling po akong biyahe. Nagkukul po kami kahit anong oras. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Wala naman sir, kung talagang ano, napamahal lang ako sa kanya. Sabi niya sa akin, kahit anong mangyari, ikaw yung mamahalin ko kasi sa'yo ko naramdaman ang lahat ng pagmamahal. Oh, pero bakit ka pumunta dito ngayon at parang maiyak-iyak ka? Siguro din po gusto na matapos kasi naapektuhan na din po yung mga trabaho ko. Tapos yung pag-ano sa stepfather ko, may cancer po eh. Ano po ba yung gusto niyo talagang mangyari dito? Ang gusto ko lang po mangyari, matapos na po. Kung sino ba yung pipiliin niya, hindi ko naman siya i-guide kung So gusto niyo lang papiliin na? Kung sino yung karapat-rapat na ano, hindi ko naman po inaano. Okay. Sa tingin mo ba ikaw yung pipiliin? Eh, hindi ko po masabi kasi nasa harap po tayo ng ano eh. Okay. So maganda po siya yung magsalita magsabi. O yung okay, nagaano. Okay, nasa studio po natin si Elsa. Mga kapatid, Ma'am Elsa. Okay, yung may nasasabi ba si Elsa tungkol kay Dindo na siya ba ay sinasaktan? Pinagbubuhatan ka ng kamay ng asawa mo? Una pong anak namin, tinamaan po ako ng upuan kasi lasing po siya. Tapos nung March 10, lasing din po siya. Nakaupo po ako sa side kasi nakatulog yung mga anak namin. Pumunta po siya doon. Sinipa niya po ako. Tapos nasuntok niya po ako pero hindi siya kalakasan nasuntok. Yung sipa lang po malakas. Ano po yung rason, no? Bakit gusto kayong saktan ng inyong asawa? Kasi nga po, gusto niya akong gamitin na kahit meron po yung tito niya po doon sa harapan po namin. Eh ayaw ko naman po. Ilang beses na po siyang ganyan sa akin. Pinipilit niya po ako. Punit po yung pajama ko tapos yung salawal ko po. Napunit po yun. Nang dahil doon. So may allegations of sexual abuse dito, Shari. No? Actually, ang tawag dyan ay marital rape. Okay po. Okay, marital rape yung mga kahit sabi ko nga ka sa kanya, kahit asawa mo ako, hindi naman pwedeng pilitin mo ako kung ayaw ko, sabi ko po. Tama, tama. Oo. Kahit na kayo po ay kasal, okay? Hindi nyo, ilang wala pong karapatan kahit sino na ipilit. Okay, ilang beses na niya na pong ginawa yan sa akin nung nagkakalabuan po kami. Gustong-gusto niya po akong pilitin. Kahit kapapanganak ko pa lang po noon, 1 linggo pa lang po yung baby ko noon, gusto niya akong gamitin. Nagamit niya po ako noon. Wala po akong pwersa noon. Okay. Pero ma'am, ito ha, ang tanong ko muna. Of course, hindi natin, again, gusto kong maging malinaw, Shari. Hindi po natin tinotolerate yung ganyan. That is a crime. Crimen po yung ang gagawin niya pag marital rape na tinatawag siya, yung ipipilitin mo yung asawa mo for okay. The deed. That is a marital rape. That is a separate crime. Ang gusto ko lang pong matanong, no? Kasi dito nga, aminado naman si Sir Raymond, kayo ay nagkakilala, kayo po ay kasal na. Opo, okay? Nagkasal at na kayo, po kami. Nagtanong po siya kung gusto, pwedeng manligaw, eh apparently, kayo naman po ay pumayag. Opo. Okay, ano po yung naging sitwasyon nyo noon? At kasi, bakit po kayo ay pumayag na magpaligaw? Kasi nga po, noon, baby pa lang po yung bunso ko po. Kadalinggo po siya, wala po, kasi nasa barkada po siya noon. Nasa barkada, parang napraproning na po ako, parang stress na po. Kasi
May trabaho naman siya, pero nagbibigay po yan. 400 to 700 po. Buntis pa lang po ako, ganun na po yun. Ang pinagkukuhanan ko po ng pangsustento sa pagbubuntis ko po, pagpa-ultrasound, ganun po, hiram ko po lahat sa ate ko, ganun. Nasa kabilang linya po natin, actually ito madam, ang inyo pong mister, yung legal husband po ninyo ma'am, lumapit po sa AXIAS Isabela office po natin. Yes po, so nandun po siya po ngayon and willing po siya na magbigay ng kanyang panig. Oh, sige okay po. Sir Dindo, magandang hapon po. Magandang hapon po. Ayan, narinig mo ba kanina yung sinabi nitong si Raymond at ng iyong asawa na si Elsa? Opo, sir. Okay, so gusto kong marinig yung panig mo naman bilang legal na asawa. Nagkaayos na kami yan, sir eh. Sir Dindo, alam niyo po ba na merong ibang karelasyon ang inyong asawa? Oo, sir. Kaya nga huminga ng chance sa akin, pinagbibigyan ko. Ah, okay. So meron nang nangyaring pag-aayos, kumbaga. Oo, sir. Kailan po nangyari yon, Sir Dindo? Last week, sir. Ah, last week lang? Oo. Binigyan ko ng chance. Umalis po ito ng bahay February 23. Tapos nasa biyahe naman po ako. Sabi daw niya, may ayusin ko lang yung problema ko dun sa asawa ko para hindi na tayo guluhin. Tapos umuwi po siya, wala siyang paalam. Tapos ako po, nasa trabaho, hindi ko naman po alam na umalis na bahay. Okay, so apparently, Shari, talagang dito tayo kay Miss Elsa, no? Kasi iba pala yung sinasabi ni Raymond patungkol pa rin kay Elsa, iba rin yung kay Dindo. So lahat kay Elsa, talaga yes, lahat. No? So may dalawang lalaki, Elsa, dito ang pinag-aagawan ka. Okay. Pero matanong ko muna, itong si Dindo, yung legal na asawa. Kasi Dindo, sabi mo, last week napatawad mo si Elsa. Oo, sir. Okay. Dindo, mahal mo pa siya. Ganun ba? Siyempre, sir. Binigyan ko ng chance yan eh. So, mahal mo pa nga siya. Gusto mo pang maituloy, kumbaga, itong kasal ninyo. Oo, sir. So, Shari, ito si Elsa talaga yung makakapagbigay ng kasagutan. Sir Dindo, kasi may mga akusasyon po na sinasabi si Ma'am Elsa kay attorney kanina. Regarding po ito dun sa pamimilit nyo daw po na makipagtalik sa kanya. Ano po ang masasabi nyo dun, sir? Kasi yun po ang rason ni Ma'am kung bakit ayaw niya na daw po sa inyo. Ay, hindi lang po yun, Ma'am. Kasi dyan sa kay Raymond, Ma'am. Hindi yun ang dahilan. Matagal na yan. 2 taon nila akong niloko pero pinatawad ko pa rin, Ma'am, kasi mahal ko yan. Di ba, lagi-lagi mo naman ginagawa sa akin yan, kahit di pa kami nagkita nito. Lagi-lagi, di ba, kahit naririnig ng mga ate ko na nagsisigaw ako. Di ba, nagsisigaw ako lagi sa kwarto para di mo lang ako galawin. Kasi kahit may dalaw ako, gusto mo akong galawin. Di ba, kahit kapapaganak ko lang noon, gagalawin mo na ako. Gusto ko po sana magbigay ng ano. Ah, sige po sir, may gusto po kayo sabihin kay Sir Dindo? Tungkol sa asawa niya, yung obligasyon mo sa mag-ina, sino nagbibigay ako? No, wala daw laging gatas. Tapos ako naman, nagbibigay ako ng sustento para sa mga anak nila. Minsan nga po, nagdala yan sa bahay ng kainuman niya, samantalang yung anak niya, kape lang yung titimplahin ko na walang asukal sa kanya, panayinom. Pero ayos na kami yan, ma'am, noon. Okay na kami. Nakikipag-ayos ako para lang makita nila Marta at Torem na naayos tayo, pero sa kalooban ko masakit para sa akin yung pinagkagawa mo. Kaya nga humihingi ako ng tawad sa'yo. O diba pinatawad na kita? Lagi kitang pinapatawad kasi gusto ko buo yung pamilya natin dati pa. Una po sa lahat, napumunta kasi dito si Sir Raymond para daw mamili. Mamili, oo. Itong ngayon, si Ma'am Elsa. Opo. Eh ngayon, madam, may pag-uusapan tayo about legal, which is sasabihin ni attorney. Yes, of course. Yung legalidad, iba yan. Opo. Pero ngayon, madam, ang nais naming marinig, ano po ba ang gusto nyo at sino po ang pipiliin nyo po? Gusto ko rin naman po na tultukan na lang po yung pagsasama namin ni Dindo kasi paulit-ulit niya na lang pong gagawin sa akin yan. So in short, ma'am, pinipili nyo po ngayon si Raymond Narido. Gusto ko lang muna mag-isa, ma'am. Okay. So, walang pinili. Tultukan muna namin walang yung pagsasama namin, pag-aayos muna namin yung pagkakan namin ni Dindo. Yung legal na pong maghiwalay kami, yung naiintindihan ni Raymond yan, yung legal na po sana kaming maghiwalay para wala na pong maninira po sa amin. At yun, ano po ang masasabi niyo po patungkol dito? Okay, no? So, sa usapang legal, Shari,
Of course, sila po ay kasal, no? Si Elsa at si Dindo, bagamat meron nga pong allegations na si Dindo ay sinasaktan ang kanyang asawa, malinaw po sa ating lahat ngayon, no? Pati sa mga nanonood, na meron ding naging pagkukulang. Kumbaga, etong inyo pong legal na asawa. May pagkukulang siya, no? Naging mapanakit. Okay? At yung mga ganyang kalaswaan na kanyang ginagawa, ma'am, kayo po ay may remedyo naman sa batas. Okay? Pwede niyo po siyang kasuhan. May vows tayo diyan, may protection po tayo diyan. In fact, ang ating pong batas ay sufisyente naman, sasapat naman yung mga protection na binigay po ng ating batas. Ngayon, ang nakikita kong problema dito, Shari, meron nang naging problema na dagdagan ng panibagong problema. Yes. Nakita po naman namin, no, based dun sa naging reklamo nyo, na may ginawang masama, may ginawang mali ang inyo pong asawa. Opo. Pero ang nangyari po dito, kayo rin po ay sinuklian nyo yung gawa niya ng isa rin pong problema. Opo. Okay, ang in-entertain po ninyo, itong si Sir Raymond, na alam din naman pala niya na si Elsa ay kasal na. Okay? Una po sa lahat, Sir Raymond, no? Naintindihan namin kung ikaw ay umibig. Okay? Pero sana naintindihan mo rin na si Ma'am Elsa ay sa mata ng batas ay hindi na available. Meron na siyang asawa. May problema man po siya sa pamilya, yun ang kailangan nating solusyonan. Kumbaga, may problema tayo, bigyan natin ng solusyon. Ang nangyari, may problema, dinagdagan natin ng panibago pang problema. Kaya nandito tayo ngayon, eh. Samot sa aming problema na yung nandito ngayon. And of course, bilang may alam po ako sa batas, hindi rin naman natin ito tolerate yung nangyayaring ganito, no? Na pagsasamahin natin etong si Raymond at si Elsa, kasi yan po ay labag sa batas. Okay? Tama po. Karapatan din po ni Dindo bilang legal na asawa, okay? Na kung ano nga, napatawad na nga niya yung asawa po niya, lumalabas, parang kayo yung naging namamagitan ngayon, kaya hindi makomple-kompleto yung pamilya nila. Hindi naman po sa ganun, sir. Kasi sabi niya sa akin dati, sir, hiwalay sila ng bababae si ano, Dindo. Kaya yun nga po, sir, no? Tama, no? Yung mga sinabi po nila kanina, na hiwalay na sila, pero yung hiwalayan po nila hindi po legal na hiwalayan. Yung kasal po kasi natin dito, no, at least sa mata po ng batas, hanggat hindi po nanalify yan, walang nangyaring annulment, may obligasyon pa rin po kayo bilang mag-asawa. At kung kayo po ay mangangabit, no, mangangaliwa, may kaukulang parusa po yan sa batas. Number one, Shari, hindi natin tinotolerate na sinasaktan si Ma'am Elsa. Dindo, umayos ka. Kasi kung mapatunayan yan na talagang ikaw ay namimilit, nananakit, ikaw ay may criminal liability rin. Okay? At Ma'am Elsa, hindi rin naman namin po kayo ito tolerate. No? Na bagamat may nangyari pong masama sa inyo, naging lisensya nyo na po yan para gumawa rin ng ibang problema. Kasi yung ginawa po ninyo, ma'am, well, just to be frank, isa rin pong krimen. Adultery. Siyari, kung talagang may nangyari sa kanila. Opo. Ngayon, sir, kayo, kasi kanina nung pumunta kayo dito, lumalabas na parang kayo na talaga yung papipiliin na natin. Sir, sorry ah, pero wala po kayo sa choices. Naintindihan ko po. Ha? Kumbaga wala siyang karapatan. Wala po kayong karapatan, no? Kumbaga kung multiple choice to, Shari, wala po kayo sa choices. Okay? Kasi si ma'am po ay kasal. Madam, yung asawa po ninyo handa namang magpatawad. Pinagsisisihan na po niya yung mga ginawa niya. Okay, nasa inyo naman po yan kung siya po ay papatawarin ninyo. Pero nasa Isabela po ang inyong mga anak. Yes po, nasa Isabela. Opo, sana po i-prioritize natin. Mag-usap muna kami sa barangay, ma'am, para sa sustento na lang ng mga bata. Siguro, mas maganda siguro, ma'am, sasamahan na lang po namin kayo, ma'am, na makapag-usap po ng inyong mister. At gayon din po na matutukan din po natin kung ano po ang plano po ninyo para sa mga bata. Ma'am, 2 taong gulang lang po yung anak po ninyo. So, kailangan mapag-usapan niyo po ito, ma'am. Okay? Uh-oh. And paano po, ano po ang plano niyo for Mr. Raymond? Iyak na naman. Ano? Willing ka ba? Ano? Mga anak ko muna. Wala naman problema sa akin kung anak mo. Alam mo naman, kahit ano, minahal ko naman yung anak mo, di ba? Oo, alam ko naman eh. Daddy pa nga ang tawag sa akin kapag nag-google tayo. Parang tumayo din ako bilang isang ama sa anak mo. Kaya kung sa anak mo, okay lang sa akin, walang problema yun. Kasi di ko naman... Ano eh, anak mo naman yun. Ang sa akin lang, yung huwag ka sanang bubugbugin at mamaling ka lang. Pero ngayon, madam, ano bang gusto niyo, ma'am? Dindo, Raymond, mga anak. Mga anak po